Oras mga kaibigan sa buong Pilipinas, ganap na ng 1:36 ng hapon sa ating parimpong talakayan ngayong hapong ito mga kaibigan sa ating programa For a Better Life, right? May tanong po rin eh, ha? Ay, yung tanong ho na to, debatable po ito eh, kahit saan eh, ano ho? Eh, depende na po sa ating mga paniniwala. Pag ang tao po ba ay kinuha na ni Lord o yumaon na, saan po pupunta ang kanyang diwa? Diwa o kaluluwa o espiritu, di ho ba? Ito ho'y bate lang naman po sa akin, intindi ho. Eh, hindi ko naman kailangan. Hindi naman tayo ganun kagaling. Eh, no? Basically po, pag ang tao po kasi pag namatay, depende po sa kanyang consciousness kung saan po siya pupunta sa kabila. But normally, kapag, ang alam mo natin, pag nagpunta ho niya sa kabila, meron na ho yung welcome party. Bago pa ho mamatay ang isang tao, let's say, sabihin natin mga days before, o week before, o kaya minutes before, o hours before, eh may mga makikita na po yung mga beings na biglang lumilitaw na siya lang nakakita. Ano ho? Hindi po sila magsasabi sa inyo na kami dito para sunduin ka namin. Hindi ho yun. Hindi. Malala ko si Yumaong Chadeli no, ano? Yung last days ni Chang dito sa lupa. May mga tinatanong niya sa akin, ano ba itong mga nakikita kong mga ito at ang gaganda ng mga suot? Mga galing pa, parang yung suit nila ay sinaunang mga panahon pa. Pero ang gaganda at ang ganda ng pakiramdam ko sa kanila pag nakikita ko sila. Yun. Eh, hindi ko naman masasabi agad sa kanya na yun na yung medyo nagpaparamdam na maaring malapit na siya or whatever. Eh, para sa akin naman, inaalis ko yun. Kasi syempre naman, sino mo namang gugustuhin na mawala si Chang, ano ha? O di ho ba? Eh, sabi ko sa kanya, Chang, ano lang po yan, mukhang activated po ang inyong clairvoyant ability, kaya nakikita po ninyo sila. Makipag-communicate po kayo kung sakasakali po at hindi kung may pakiramdam naman kayo na okay sila at hindi naman sila hostile. Pwede ho yun. Later on yun, kinuha na po siya ni Lord. Hindi ho ba? Eh sa ibang mga pagkakataon, no, ibang mga kaso, ganyan din po yun. So may mga nagpapakita na po, nagpaparamdam, pero hindi po sasabihin sa kanila na nandun sila o nagpapakita sila dahil sa sila ay susunduin na. Normally, yung mga advance party po natin, kapag tayo po ay magagraduate na po rito sa lupa, ay yung mga spirit guides po natin. And at the same time, yung ating mga yumaong kamag-anak, kasi sila po ang kilala ho natin eh, di ho ba? Hindi naman kagad magpapakita sa inyo yung isang hindi mo kilala. Baka matakot ka, no? Hindi ho. Iba naman, they can see Jesus Christ. Makikita nila si Jesus Christ or any divine beings. Let's say, ang consciousness po ninyo ay nakafocus sa angelic beings. So, may mga magpapakita po sa inyo mga angelic beings. So, pag yun po, yung pag-exit na po ng ating consciousness, yung ating kaluluwa, from our physical body kapag tayo ho'y mag-graduate na. For me, dying is graduation eh. Di ho ba? Kaya nga tawag dyan ay departation, to depart from this reality to other realities. Ano ho? Now, dun po sa mga namamatay ng tragic accidents, mga sakuna, calamities at iba pa, ay ibang usapin ho yun. Kasi namatay po sila dahil nga po sa matinding trahedya. So yung kanilang consciousness ay naka-attach pa rin po rito sa lupa. Kaya mangyayari po niyan, most probably ay sila po ay dito lang, sa paligid. Ano? Kung saan po sila namatay, doon po sila naka-attach. Right? Pero subsequently po, mga kapag meron na pong mga prayers at na realize po niya na siya po yun sa kabilang buhay na, doon na po siya mag-ascend. Sa tulong na rin po ng mga spirit guides and angelic beings.
Yung pong ascension ho sa kapag nasa kabila na, ano ho yan, depende rin po yan kung anong mga consciousness po yan. So may mga levels po yan sa taas. So hindi na po natin masyado pang tatalakayin ho yan. Alright, binabaha tayo ng mga text din eh, siguro. I-example na lang ho ang mga paliwanag, ano ho. Eh, hindi naman po tayo ganun kagaling eh. Depende na lang po yan sa ating pong karanasan. Ask ko lang po sana kung anong isuot na crystal. Alright, hindi ko po expertise po yung ano ho, yung mga natural crystals na binabanggit kanina na Sylvia. Pero may mga corresponding ho yan, right? I think sa business yata, it's more on ano, no? Based na rin sa mga endorsements at recommendations sa mga kaibigan na natin. Citrine, malaking bagay ho yan. Sabi nila, maglagay ka raw ng mga citrine crystals sa yung pocket. And i-visualize mo na yung crystal na yun eh. Minumultiply yung pera sa inyong bulsa. Maglagay ka ng pera sa bulsa. Walang mangyayari kapag yung crystal lang. Anyway, yun ang mga ating GD crystal. Naka-program na rin po yan. So, pwede po yan for business and for lucky charm. Ika nga. Okay? Okay, good PM po. Palagi po panaginip. Nako, hindi ko po tatalakayin po ito. Sinasabi ko na nga po na ano po yan. Symbolic po yan. Good afternoon po. Totoo po ba ang spirit of the coin and spirit of the glass? Oh my God. Huwag nyo gagawin yan. Huwag nyo gagawing laro. Deligado yan. Rejected. Ah, kasi marami na mga cases ho na yung mga gumawa ho niyan ay ang pinakamatindi hong epekto ho niyan ay possession. So you can be possessed by the demons. Eh, huwag na ho nyo gawin. Ang maari lang hong gumawa ng seance na tinatawag o contact with the other side ay yung pong mga well-trained individuals. Pero meron pong ano yan eh. Hindi pwedeng laro-laruan lang. Yun ba? Ouija board. No, I don't recommend ho, using spirit of the glass or spirit of the coin. Delikado ho yan. Alright? Unless na gusto ho ninyong mapossess kayo. Nasa sa inyo na ho yun. Do it at your own risk. Alright, another text mga kaibigan sa ating pa rin pong pagtalakay ngayong hapon. Marami pala mga tanong yung ating mga kabayan, ano ho? Ah? Basta pag ang pinag-uusapan, other side. Other dimensions. Okay. Mm-hmm. Another text. Andali, pagbati na kagad yung pumasok eh. Alright, andali. I-reboot ko lang yung aking handheld computer. Ah, okay. Ang tao naman, pag namamatay, parang natutulog lang. Sa ating mga tao ay nalulungkot, pero sa kabila ng lahat, normal lang, walang lungkot dapat. Alright, okay. Tama rin ho yun. Pero depende nga po yan sa ano. Alright. Mm-hmm. May binabanggit ito about mga organs. I don't know. Hindi ko po kabisado ho yun. I think that mga organs, mayroon po siyang mixture of minerals and other ingredients. Kaya nabuo po yan. They can be made as parang pyramid shape whatsoever. Ganun ho yun. Pero I think meron na mga energies. Depende ho. Kung sa resulta ho ng energies, eh dito pa rin ako sa GD Crystals. Hindi ho ba? Eh may mga testimonials po yan. Eh, hindi naman po natin may tatanggit. Although iba naman po talagang may mga pagkakataon na nagkaroon ng problema. Ang laging mong recommended dapat laging gamitin and laging hugasan with water yung GD crystals. Actually, all crystals should be cleansed with water, mga kaibigan. But sa mga natural crystals like clear quartz and other crystals,
dapat i-reprogram po ninyo ulit pag nahugasan po ninyo. Iba kasi binababad pa sa soul. Right? Okay? Para mabura ho yung memory ho ng crystal. Oras, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, ganap ng 14 minuto bago sumapit ang 2:00 PM.